Good naman ng iba, kaya lang. Yung inaano ko kasi baka madadagdag pa tayo mga iba po ba? Sa kakain, saka yung mga nagkakas na palo. 20 plus? Oh, ayos na yan. Oo. So many na, grabe. Ang dami na nila. Ano, aray ko, aray. Wala pa naman. Pisain mo yan, ha? Pisain mo yan. Ah, masakit yung ano mo. Masakit, aray. Aray ko, aray. Ay, isang magandang buhay mga ka-farmer. Another day. Siyempre, another blessing na naman. Salamat sa Panginoon. At nakita natin ang araw na ito. Ayun, tayo naman ay pupunta uli sa Litsunan. Medyo busy tayo. Kahapon, relax kami. Hindi ko din naisip na kukulangin yung Ricardo. Si Bebe, ang alam, dalawa lang. Eh, may palitsyon pa pala si Tatay Feli. So, anim, naging pito. Ayun, na-deliver na po ni Mario yung dalawa. Tatlo ang dala niya ngayon. Saktong-sakto, pupunta po siya na ang San Narciso. Dalawang litsyon ang bit-bit niya. At papunta naman ang barley, mga ka-farmer. Sorry, napadigay tuloy ako. Yun ang almusal ko eh. Kalahating kutsaritang barley. So ayun po, papunta naman siya ng Dinalupihan ba? Exit, makikipag-meet siya kasi taga Balanga or sa may part ng Balanga ang imi-meet niya. Galing lang tayo sa Balanga. Dried fish. Yan. Umambon kahapon. Medyo umulan. Kita nyo naman. Ang lupa ay medyo basa. Pero hindi yan ang ating hinihintay na talagang buhos. Ano? Iba talaga yung may buhos. Si Rambo ay injured. Hindi siya nagkatay kahapon. Uso talagang trangkaso. Si Nelnelata na trangkaso din. Uso po. Ayan, si Nakuya Dan at Atining. Sama mo namin kahapon. Trinangkaso din sila. Nandito ang virus sa amin. Ano ba? Kumusta ka na? Matindi na. Oh. Si Jomar, no, isang araw. Si Nelnel daw ngayon, meron din. Dapat bagong ka-recover na tayo. Medyo mabigat-bigat, ha? Nauna na ako, eh. Ikaw, di ka tinamaan? Nandito na yung walking pneumonia ng China. Ayan. Silipin muna natin. Malingki din ako. At kuha tayo ng counting cash. Kasi si Ka-Farmer Anthony magdadalawang hakot daw dito. Yan na pala si Allen, ha. Pang nanghinggan. Gusto maging lechonero nito, ha. Parang may pangarap ito, ha. Parang pangarap mo maging lechonero, ha. Na. Parang gusto mo maging... Nakapag-spray pala kay Kapon? Yung gamot? Hiningi ni Rambo, eh. Ngayon? Oo. Kuha na rin ako ng molasses. Asan nilalagyan pala natin? Samantama. Magpapares muna ako. 8 o'clock siguro. Bukas na yung Dison. Kung wala yung... ano? Wala yung... ano, wala yung binibili natin ng molasses sa daanan. Mga poultry supply kasi minsan nauubos po. Tapos antay na naman sila ng si G-Boy kachat ko kagabi, wala pa rin daw. So, umulan kahapon, ano, kagabi, no? Pero mabilis lang. Ayun, nabasa yung ano. Kahit pa paano. Anong plano? Good naman ng iba, kaya lang. Yung inaano ko kasi baka madadagdag pa tayo mga iba po ba? Sa kakain, saka yung mga nagkakas na palo. Tapos. Sabi ang mga to, katay kami ng mga prenta. Ang inaano ko kasi doon. Ayoko kasi ng Sabado ng gabi, ay Sabado ng araw. Ayoko na kayong pagbubuhay. Mahirap yung umaga hanggang gabi, magkikip ka, ano, diretso, mahirap yun.
Yung performance, maapektuhan. Kailangan mo yung bukas. Bawa na. Makapagkatay nga na kayo ngayon. Hindi na yung pagkabado. Diba? Tapos bukas, yun yung laman yung... Kasi ayokong mabugbog kayo. Kasi pagtitimpla, matagal din ha. Sa dami nun. Oo, oh, ina-anticipate ko na yung ano. Ayoko kasing pagdating ng Sabado, ay linggo lang ano, nag-iisip ko kayo. Ano na, kumbaga sa ano, tukod na. Dapat fresh pa din. Iba yung may pahinga kasi. Iba yung nakatulog. Kahit sabihin mo medyo ano, nakatulog ka na. Yung limang oras, apat na oras. Iba yun. Pwede yun daw, nakatulog na ngayon. Isang oras lang. Sige na. Oo. Alam mo? Isang oras lang daw natulog. Bakit? Nag-Facebook pa to? Facebook pa yan. Ah. Oo, huwag ka masyado. Sa uno mo na gawin yung ML. So, sinangin natapos. Oo. Oh. Grabe, di ka nung natulog to. Lagyan ng molasses. Ay. Ay, parang yung pambo. Okay, si Bane. Si Bane ng play ako. Hindi nga ko yan yung naging ha. Alin, Marikel. Amin na mo pa sa Miracle? Ano ba ang Miracle? Hindi ko makita-kita. Pero palang ngayon kita, tago, no? May nakita ko sa YouTube, kinain ang hilaw eh. Kaya lang mapakla daw. Ano gusto niya eh? Kapakaganda sa katawan daw yan. Ano kayo? Anda kahit, mas maganda yan. Huwag lang mabilis. Alam mo ka. Ano nga dyan? Huwag niyong hanapin yung pula dahil pula tayo sa molasses. Pupula din yan. Ayan, tapos yung mga manok natin na andito, sana wala nang mortality, no? Kasi malalaki naman na po sila. Oh, ayun sila, oh, dami, oh. Oh. Di naman, medyo ano pa, syempre naninibago dahil first time makita ng mga malalaking, ano ba itong napakalalaking ito? Kasi lumaki po yan, walang nanay. Diba? Lumaki sila, walang nanay. Hindi po sila na anuhan ng mga nanay nila, na guide o ano man. So, ganun talaga mga ka-farmer, hindi lahat ng manok pinapalad na makilala ang kanilang mga magulang. Yun ang masaklap. Pero kung hindi naman natin gagawin at papaakay natin dito, lalong madadali dahil syempre matatapakan, mortality napakataas po. Lalo na't hindi naman talaga as in free range, no? So, yung mga free range nga talaga na ano eh, namamatayan talaga. Minsan may makikita ka, dalawa na lang ang akin nung hen dahil nauubos. Oh, ang dami kasing predator, syempre. Tapos ayun pa, hindi talaga na ano nang maayos. So, ayun, unless naka-confine sila sa isang lugar, mga sila lang, yung nanay lang tsaka yung mga ano, mga sisiwang kasama. Pero pagka ganito, sama-sama, naku, huwag nyo na pong i-take chance. Anuhin nyo na lang, i-brooder nyo para mas marami po ang inyong mapalaki. Ayan. So, pinaka-best way na talaga is, yun nga, yung ganyan, kukunin mo yung itlog at ipapa-incubator mo na lang. Tapos yung mga hen, katapos silang mag-itlog, pagpapahinga lang yan ng ilang linggo, pakainin nyo uli, magpapataba uli siya. Pagka naka-recover siya, mangingitlog na naman yan. Ganun po ang sistema. Parang yung kinaano, I am Russell kay Sir Manny Piñol. Ganun pong ginagawa nila. Marami pong napoproduce na ano, Pinoy manok. Manok Pinoy pala. Manok Pinoy. Yan, mga darag din ang kanyang mga alaga. Tapos nag-crossbreed din siya para mas malaki. Pero tayo naman, doon tayo sa pure dahil gusto ko din pong sabihin mo na i-market din. Na kahit pa paano, di ba, kumita ka ng kaunti. Eh, kahit man lang sa feeds mababawi mo, di ba? Post lang tayo sa Facebook, benta tayo ng tryo. No, di ba? Mga ganun ba?
Ang ano naman ngayon, kahit ano po ang alagaan mo, eh, huwag po kayo matakot sa market. Dahil, let's say kahit anong livestock, let's say kung mga, yung mga mamahalin pang manok, yung mga eel, yung mga kung ano man yung aalagaan ninyo, crayfish, may market po at may market. Dahil, nasa social media na po ngayon ang marketing. Hindi nyo na kailangang hanapin, hindi mo na kailangang maghintay ng ilang panahon para makilala, no? Nasa diskarte nyo na po yun kung paano nyo mapipenetrate yung social media. Let's say kung ano man ang ginagawa ninyo na ano, mag ano lang kayo, makipag-join lang, mag-join lang kayo sa mga group. Kunyari nagko-koy, koy ang alaga mo, di doon ka sa group ng mga koy. Tapos post-post ka lang doon, 'di ba? Unti-unti makikita mo may mga bumibili na mga farmer. So ayun. At bibisitahin din pala natin si Ronaldo Kiambao. February pa naman daw ang uwi niya. Tol, pa-promote naman, sabi niya. So, ko, tol, sige, i-vlog natin yan. Yan lang, medyo busy ngayong December. January na natin titirahin. Kasi kailangan ko din pasyalan yan, eh. Kailangan mapuntahan yon. So, yun, napuntahan ko na rin po yun sa Magalang, mga farmer. Yung ano niya yon, malapit lang naman. Yung, naalala niya yung aquaponics niya. So, ngayon naman yung koy ang pinapa-promote niya. So, ayun, subukan nating i-promote. At syempre si ka-farmer Froylan Halili, yan ipopromote din natin ang kanyang kainan na andyan lang sa ano, sa harapan natin, mga ka-farmer. Uy, may sili pala dito pang emergency. Ayan, ayan, no? Pang emergency sili, mga ka-farmer. Okay, tayo naman ay mga malengke. Ayan, abangan nyo ang aking adventure sa palengke, dahil hindi pala palengke. Marami po akong dadaanan ngayon. Molasses, etc. Ano pa ba? Nakakalimutan ko na naman. So, ayan ang ating fish pond, mga ka-farmer. Hindi muna ako magpapatubig. Natakpan na nga yung ano nila. Nasa baba pa naman yung tungtungan nila. Oh. Natakpan na. Eh, ewan kung may papasok. Sidik sana kung pumasok. Papaayos ko yung tangke. Ano ko na, kasi kakalog-kalog, lumawag yung mga tornilyo, nawala ibang tornilyo. Wala lang, wala ayata. Papayam lang naririnig ko, nagwawalis ha. Jomar, wala din. Lang natin. Oh, ayan po, mayroon tayong magpipig. Alam niyo po ba kung saan? From? Ayan o. From Benguet pa po sila. Ayan, thank you. Ayan, bati po tayo. Trinidad, Benguet po. Oh, Trinidad. Sa ang mga fans namin, Nika Farmer. Yeah. Thank you. May channel po ba kayo na ano? Wala, sir. Wala. Ah, joke lang. Manood lang po. Sa mga sipin niyo ako natutuwa. From Benguet, tapos dito, tapos Benguet uli. Opo. Pinikap yung mga anak niya po. O, yung tatlo kong, tatlo naming anak dyan na punay, panay lalaki, gising na. Ay! Nangali na. Naalala ko si June, yung nag-gis daw. Oy, gising na kayo. Gising na. Puyat sa computer. Oh. Nako po! Gising na. Ang sekreto daw ng mayayaman, ay wala pang araw gising na. Oh, ay mga inchik di ba nagnenegosyo, ayaw na ayaw nila na ano, kailangan time talaga, time ang importante talaga. Sa depende sa business mo, ma'am. Balay mo puyatan naman ang business. Ayan, thank you. Thank you. Grabe na kami. Grabe, from Benguet pa oh. Ayan na. Oh. Grabe, nakakataba ng puso, mga ka-farmers. Yung parang ako, ako yung nakukonsensya. Benguet, mga ka-farmer. Pero, ayun. Nakakatuwa talaga. Mm-hmm. Ayun na. Uy! Ganda! Ano nga ito? Maganda, klasik-klasihin na natin. Lahat ng 25. Oo, isang kulungan. 30, 40. Para pag ano nyo, oo. Ganun na kasi, mahirap mag... Tingin, baka mamaya magkamali pa kayo ng tingin. Parang mapagsama-sama na natin. Kasi ilang ulungan to? 1, 2, 3, 4, oh, tama. 20, 25, 30, 35, 40. Oh. Ayan, babalik pa daw po si ka-farmer Anthony. At ayan, yung mga mag-o-order pa na bago, huwag niya po nating pilitin yung malaki. The best talaga is 30 kilos. Ayan, kinaklase-klase na po namin. Lahat ng 30, magkakasama. Lahat ng 25, magkakasama. Lahat ng 35, magkakasama. Oh, para
hindi na nakakalito pag dampot nila, pag kailangan nila. Ito yung mga 30 kilos, oh. Ang ganda, grabe. Yan, mga logby-logby. Oh! Bakit? Tinitingnan niyo mga baboy! Ayan. Baboy! Yes! Pakain muna tayo ng ating... Pakain muna tayo ng ating mga alaga. Ang farmer, nag-iiyaka na. Ayan. Hindi na rin masikaso ni Rambo. Yung sakit. Kaya na kaya ito? Maliliit pala ito. Ayan, eh. Ayan, okay na ating mga sisiw. Oh, mga kalapati pa pala, mga farmer, syempre. Ayan, patayin natin yung tubig. Hindi nakapatay yung tubig dun sa... Patayin natin. Ayan. So, 10 ang dala ni ka-farmer Anthony ngayon. 10 uli ngayon. Mamaya uli. 10 daw. Tapos may bunga na yung ating Bebe, nakita mo na to? Bunga! May nabuo. Na isa pa lang. Oh, practice yan. Dami mo bunga yan. Mamayang alas 4 pa yung ano eh, yung isa. Hintay nila si Romel, alas 4 pa yung isa. Ayan, nandito na naman tayo sa taas. Ah, ayan, mga malalaki. Hindi pa namin nakaklase eh, may mga 35 ako nakikita. Oh, 30. Hindi malalaki daw ito. Sampu. Tapos bukas, ibibigay ko na kay ka-farmer Anthony yung mga, kasi kailangan na din namin mga klase-klase itong mga sizes para kung mag-ano siya, mag-deliver ulit siya ng panghuli. At least yun na yung pangpuno doon sa mga ako. Kulang pa tayo ng ilang 25, kulang pa tayo ng ilang 30 kilos. Para naman maibigay natin ng maayos ano. Kasi sa totoo lang, minsan, gaya nung nakaraan ba, kailan ba yan? Puro 30 ang ibinigay ko para sa 25. Baka maging lugisyante tayo, hindi negosyante. So, ayun. Stay put lang tayo. Ayan, may lichon pa tayo. Kenneth, J3 ng... Ano ba to? Regalo niya to sa East West Gapan. J3. Concrete mix. Ayan. Ayan na. Walang nabuo dito, mga farmer. Isa lang. Ayan, oh. Excited na ako dito. Kaya mo na bitbitin. Ayan na siguro, lulundo ng kaunti. Malaki yan, parang buko yan, mga farmer. Ang bilis ha. Yan, may nakita akong gagamba, kailangan maano. Minsan gusto kong, alam mo yun, throwback sa'yo, yung ganap ng gagamba. So at ang ating kulungan ng manok ay wala muna. Sa ados, may makukuha tayong bukas ng tubig dito ah. Nangyari tayo ah. Sa ados ay meron tayong sisiw. Ito yung mga sisiw natin. Kaya itong ano, mangingitlog yan dito kung saan. Makikita nila natin yan. Yung bibi nga gusto kong ilagay dito eh. Lagay lang ako ng patubig. Tapos ano, di naman siguro aalis. Dito na muna, ayusin ko ng kaunti ito. Para mapa, ano natin, mapalabas natin yung itim. Kasi, inaano lang eh. Ito yung mga bagong walay na maliliit. Oh, gutom mo na naman kayo. Grabe naman kayo. Ito malalaki na. Ultra pack na mapakain natin dyan. Dito ako nakabili ng ano, ng... yung pellet na ito kasi kailangan dito, crumble pa talaga yan. Crumble two weeks lang makikita natin yan, mas
malaki na sila. Kaya lang, parang may nakapasok na. Aba. Aba, may, parang may kinain ah. Oh, yung mga dati pa yan. Hindi ko napansin yun eh, dulo. Baka may nakapasok na pusa. Ay, hindi naman. Hindi naman nag-aano ang pusa dito. Bayawak? Bayawak, tatangayin. Ah, siguro maraming balahibo ang nawala nung hinuli ni Rambo. Ah, paano? Di ba naghuli siya ng mga ala? Hinalaw. Tapos, marami nakakamiss kina Becky. Ayun na, andun sa dulo. Mga ka-farmer, ayun o. Oh. Andun sila. Becky at Chichay. Becky! Chichay! Mainit pa. Mapuntahan. Ba, nawawala ang isa. Saan kaya? Uso daw ang nakawan ng baka. Ayun, katabi pala. Tama ba? Para magkatabi naman sila eh. Ito busog pa ito eh. Kain na ng pakain para mabilis lumaki eh. Imagine niya pag naglakihan yan, dami nating tinola, dami parawakan, no? Tapos, sisilipin siyempre natin yung mga bagong awat naman doon sa ano, sa malaking kulungan. Tapos, itlog mga ka-farmer. Kukuha din tayo. Siyan, bago puntahan natin yung uling mga ka-farmer, tuloy-tuloy ang dating. Meron na naman daw na asawa ng anak ni ano, sana ayan di-deliver din uli ng uling na 25, pero wala pa, sinasako pa lang yata, nakontrata na tayo. Okay lang, para at least eh matulong din tayo mga farmer. Tapos si ano, meron na naman daw 10 palok, 7 naman daw. Ito, ayan. Kanina may naghati dito, 2. Si Tatay Mirsal, 5. Dinala kahapon. Ipin natin itong mga manok nating. Napakarami. Kailangan magtinola na tayo mga ka-farmer. Kailangan magkatay na tayo. Kailangan magkatay. Magko-comment naman, lagi mo na lang. Marami po kami kinakatay actually. Pero syempre hindi para sa amin. May mga tropa na ano, eh inibigay namin yung mga farmer. So at least nakakapagpasaya tayo. Pero kami kasi tinatamad. Kakatamaran. Ayan o, lapit na to. Ang dami nyo ha. How are you? O, may bago tayong pagkain. Nay. Oh, lagyan natin to. Mga saging na yan. Ay, magkakaroon ng insekto yan. Kakaroon po ng insekto. Tapos, kakainin din nila. Tegra 3. Uy. So many na. Grabe. Ang dami na nila. Ayan. Nakakatuwa. Ang problema lang, ayan, iiputan nila yan mga farmer. Napakahirap din mag-design ng kulungan. Ayan, may dami itlog oh.
Wala na ata nangangain ah. Sana makapagpapisa. So ayun, napakahirap po mag-design ng kugad. Kapag ka ganyan karami ang manok mo, ay talagang hindi maligyan magpapahinga at iiputan. Sa probinsya, yung ibang mga probinsya, yung mga gala lang ang manok, wala pong problema kasi sa puno natutulog ang mga manok. Kagaya nung sa Bicol kami, mga farmer, sa puno. Ayan o, marami tayong itlog. Wow! 4, 8, 9, 10. Ba? Ikaw? Itiman, meron ka. 12. Oh. Dito, hindi nga, tutulog yung iba. Iiputan po nila yan. Ano to, bibe? Ano to, bibe? Ah, pabo. Ah, bibe. Ah, farmer. Bibe. Tatlo. Ay, naman yung dyan. May nangingitlog ditong manok. Ayan o. Ay. Talaga naman. Kailangan yan. Ano, meron ka din dyan? Meron din po. Wala siya. Nangingitlog din o. Mautak ito. Kinukuha ni boss eh. Sabi niya. Doon na lang kumangin yung itlog. Sa dulo. Sana makapagpapisa tayo ng pabo. Maganda sana, pag ulan, pwede nating i-close muna yung banda doon para magkadamo. Tapos papaalpasan mo. Yung iba ganun ang ginagawa. May portion lang po na isasara muna para pag dumami yung damo, sa kanila papaalpasan kasi talagang mahilig sa damo ang manok. Madre de agua na lang. Hindi pa tayo nakapaglagay. Lana, Integra 3 na to. Kahit medyo ano pa sila, okay lang yan. Ang breeder. Hindi natin napansin, malalaki na. Ano naman, busog naman kasi hindi naman sila nag-aagawa na parang ano. Busog naman yan. Sayang eh, ito sana yung mga bibi. Ba't may bag-gray dito? Ba't may naligaw na gray dito? At mga dito kasi store. Oh. Wala naman. Apat lang naman, lima lang naman ang bibi dito eh. Anin, o lima. Ba, makapasok yan. Masarap ang pagkain dito kanya. Ano ba to, babae? Babae ba to? Parang babae. Uy, meron ka atang nililimliman dun eh. May nakita ako sa New Zealand. Ang laki ng ano nila? Baby. Silipin natin yung gansa. At ako'y abang na tayo. Dahil ano na yan? Lapit-lapit na, mga farmer. Yung nililimliman. Yan. Papatubig ulit tayo, mga farmer. Tubig ulit tayo. Maririnig nyo yan? Uy, kumusta na? Meron na ba? Let me see. Galit ito, matapang ito eh. Tingnan ko nga, sister. Let me see. Ano, aray ko, aray. Wala pa naman. Pisain mo yan, ha? Pisain mo yan. Ang masakit yung ano mo. Masakit, aray. Aray ko, aray. Kita. So, ayan. Sana mapisaan niya, no? Dito lang siya ng itlog. Yan ang problema, eh. Paano kaya yan mapapaano doon sa ano nila? Pagpakain na tayo. Ayan, nagkakatay na po sila ng pangbukas. Tapos mamayang gabi, dire-diretso na yan. Oh, mayroon. Ba. Ah, nagkaklase-klase na sila. Yung mga malalaki, nililipat nila. Tama nga.
Yan, meron pa tayo isang lechon. Ayan o, bago tayo magtapos at kunin yung mga itlog. Nagkaklasik-klasik sila, tinitimbang uli nila mga farmer. Ililipat, auto 25. Yung mga 26, bracket naman yan eh. Mga bracket na tayo. Basta tayo, mga 27, bigay na natin ng 25 yan. Swerte yung mga ano ha, ilang pirasong 40. Palo pa? Ha? Haro? Ano yung tao? Meron ba 35 tayo order? Kung mga palo pa pala sila, gagaling na nila. Nakukuha na po nila kaagad yung malaking ugat. Para nga yung dugo sirit agad. Ayun, pinapa ano ko, pinapa saloko kasi hindi pwedeng ipakawalan dyan at huhugasan lang. Kasi yung dugo, hindi naman, wala naman kumukuha ng dugo. Ano? Ang problema, langaw naman mga farmer dahil protein. So, nagpo-produce siya ng langaw pagka initlugan. Dadami ang bangaw. Sabi ko sa kanila, yan ang kailangan natin bantayan. Oh. Yan, kukunin ko na yung mga itlog at maiiyan. Baka mamaya kainin na naman. Pero so far ngayon, wala namang nangangain. Hindi ko nakikita. Itlog lang nakikita ko. Hopefully, wala naman po. Ano. Makuha ng siyota si Dragon. No? Palong yan, ulam na. Dragon. Etong mangga hindi nagbulaklak mga farmer. Eto. Yan o. Di ko alam kung brother, mababati kita. Mamamatay ka na naman ha. O, sana naman ay magpapagpabuo na tayo. Ako mismong maggugulay. Laging ganyan naman yan. Di ko naman inaasahan yan. Hindi ko inaasahan. Oy, busog na kayo. Ang dami nyo. Diyan na naman kayo. Doon kayo mamasyal. Ah. Doon kayo mamasyal. Walang na itlog. Yan. Dalawa. Uy, mayroon pa pala dito. Tatlo. Dami nililim na. Bibi, nililim liman ito. Itlog ng bibi, oh. Yan, nililim liman. Mga pipisa naman yan kung sakali. Sorry. Tinga. Ito hindi pa nagbubulaklak. Pero sa tingin, dami antik oh. Tingin ko namumulaklak yan late mga farmer. Mumulaklak din yan. Magaling ito eh. May communication ito doon. Mauna ka na para hindi sabay-sabay ang ano. Ang mangga nila, 'di ba? 'Yun, maraming binulaklak 'yon, 'yun doon sa corner doon. Marami pong binulaklak. Ito, ito yung mga manggang hinihintay din natin. Dahil hindi ito mangga na Indian mango or kalabaw. Ito po ay Cambodia daw ito. Yung malalaki po ito na parang apple mango na kulay brown pag nahihinog. Nagbabrown-brown ng konti. Green brown. Pero ang lalaki niya. Nabili ko ito sa kalsada. Nakita ko ang laki, bumili ako. Tapos nagpatubo ako, ito na yun. Napatubo ko, mga farmer. Yung isa naman, alam ko si kuya naman ang may dala. Yung isa, galing naman Papua New Guinea yan. Yung buto, napatubo din namin. Ayan na yung isang yan. So hindi ko alam kung alin dito. Pero parang tanda ko ito ha. Sa unang isip, mga farmer, sa memory, ito yung aking pinatubo na galing sa kalsadang nabili ko. Ayan. So ayan, tapos na tayo. Nag-meeting na rin po kami kanina. Anong mga plano? Kasi inaano ko dyan yung fatigue. Maiwasan. Sabi ko nga, gusto ko sana yung araw ng
araw ng 30 na gabi. Ay tuhog timpla na lang, wala na akong kakatayin para hindi na gaanong stress na naghahabol ng oras. Kung 40 yung ano, 40 na yung tubo na may ano yung 20, habol na lang kasi 60 na po ang nakalista. Pero sabi ko kay Bebe, sige mag ano, tanggap ka pa kasi kakayanin naman 'yan. So ayan mga ka-farmer, hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat at magandang buhay.